So hi guys, welcome to my channel. At sa mga nagbabalik, welcome back. Nakita niyo naman sa title ng video na this is all about tag haul. So, oh my goodness. Sa mga katulad kong mommy, alam ko mahilig din kayo sa mga bags. And especially sa mga... Hi guys! Welcome po sa aking channel, sa My Vidal. And sa mga bagong balik po, bagong balik talaga, no? At sa mga nagbabalik po, welcome back sa aking channel and thank you sa pagsuporta. This is my third video for the month of April. But actually, i-upload ko siya ng 1st of May, this coming Tuesday. Title ng video, it's all about bag haul. So magiging haul siya, bags ng isang mommy. I can't say it's highly requested kasi taga nag-request yung mga friends ko. Tinanong nila sa akin, pwede ba ipakita mo yung mga bags mo? So, yeah, little trivia lang guys. So, lahat ng bags na to, hindi siya lahat expensive. Affordable siya. Especially, nakita nyo na siguro, yung collect bag na nandito sa likod ko. Isa sa mga affordable bags, pero napaka-good quality. Tapos, napakaganda ng mga designs nila guys. And hindi lahat yan binili ko ng minsanan guys, ano. So, lahat yan na-accumulate ko from last year, 2016 and 2017. Talaga ako bag shopper. Pero mahilig, kung masasabi ko mahiyas, mahilig ako sa bag. Pero hindi ako yung bag shopper na every week, every month, may bagong bag. No, guys? So, eto ginagawa kong pride sa sarili ko, lalong-lalo na pag may mga na-achieve ako. Disclaimer lang, guys, ha? Hindi ako nag-post ng bag haul para magyabang or kahit na ano. So, nag-post ako ng bag hauls kasi may mga nag-request. And may susunod na video, it's tungkol din sa bag. So, hindi ko muna sasabihin guys, but it's all about bag as well. But, question ko lang guys ha, magtatanong lang sana ako, either ako lang ba ang nakaka-experience o kayo rin ba? Mas gusto nyo ba na nagsha-shop kayo ng mga ganitong things like bags, shoes, jewelry, na hindi kasama yung husband ninyo? Or ako lang? Ewan ko lang ha, but I enjoy shopping bags with my friends. Pagdating na pagkasama mo yung mga friends mo, oh my god, ganado kang mag-shop. Parang, I don't know, it's like, yun yung nilulook forward ko lagi. Tapos yung ibang friends ko, nilulook forward nila yung mag-shop kami, na kami-kami ang magkakasama. So I want to know kung sa ibang mommies din, sa ibang working moms din, ganun din ba yung feeling? Medyo awkward pagkasama natin si hubby na nag-shopping, or medyo parang nafe-feel guilty ka na wala siyang ginagawa, tapos nakaupo lang siya, inaantay ka niya, o panatag, nakasama siyang nag-shopping. Kasi iniisip ko siya, naboboard na siya, nakaupo siya sa tabi, naka-cellphone siya, or nakatayo lang siya sa tabi ko, tapos walang ginagawa. So parang feeling ko, nawi-waste ko yung time niya. So, yeah, please comment down kung ano sa tingin story yung mga bags na ipapakita ko sa inyo. And, yeah, simulan na natin. So, simulan ko muna, tapos mga hindi naka-cover, ah. So, first and foremost, my Sikosana bag. So, mabibili siya sa Philippines. Ang tagal niya na, guys. 2014 pa ata to. Pero hindi pa din siya sira, guys. So, my Sikosana bag is from the Philippines. So, binili ko to December of 2014. So, meron siyang 3 zippers. Ching, chiriring, ching. So, yan. Then, another zipper there. So, dun sa gitna ng zipper niya, meron siyang nakatagong zipper here sa sides. And my cellphone holder siya and wallet holder. And ang pinakagusto ko, yung may strap yung bag. Kasi pwede siyang two-way. Parang dalawang way mo siya na maiwi-wear. So, gusto ko yung may strap na bag, guys. And what I love about this Sikosana bag, bulky siya. Noong 2014, marami pa akong dinadalang gamit ng anak ko. Ito din ang gamit ko, guys, nung nandito na kami. So, kaya hindi ako bumili kasi napaka-favorite ko siya, guys. Wala akong makitang ganito. Hindi naman wala. Marami, actually. Hindi lang talaga ako naghahanap. And makikita nyo, meron na siyang ganito. So, yun lang. Pag, alam nyo, pag sa Pilipinas, talagang bagbag na yan. Ano bang Tagalog ng bagbag? Parang talagang yung nawala na yung, kasi hindi naman siya ganun kalagandang leather. Parang talaga matatanggal na yan lahat dito. Pero feeling ko, natanggal lang yan kasi nilalapag ko siya sa baba, nagagasgas siya sa kotse, or sa paa ko pag nakalagay siya sa baba. So, yan lang naman yung damage niya. But everything,
kaya ko pa siyang gamitin, guys. Actually, bala ko siyang gamitin sa work. So, second, nabili ko siya nung umuwi kami 2016. Umuwi kami 2016, hindi pa ako bumili ng kahit na anong bag nun, guys. Ha. So, ito pa lang yung gamit ko. So, 2016, binili ko ulit siya sa Philippines. So, 2000, may 3 years old na siya. So, Micaela bag. Nabili ko lang siya sa Robinsons kala siya. So, yung mga taga San Carlos dyan, sa Robinsons kala siya ako siya nabili. Ang nagustuhan ko lang sa details na to, guys, is this one. Parang siyang bronze thing. Parang ganon yung kulay niya. And yung name na Micaela dito, parang naging accent niya lang, guys. Tapos, again, sabi ko, mahilig ako sa strap, nung may strap. And pag binibitbit ko siya ng ganito, guys, ano, dumadagdag sa accent niya, this one. Parang napaka, ano niya, parang napaka busy bag niya. And ginagamit ko talaga siya sa work, guys. So, again, kasha yung iPad ko dito, kasha ang phone ko, kasha ang planner ko. Minsan, naglalagay ako ng baon dito, ng snacks. Pero, pwede naman akong kumain dun sa cafe namin. And, yeah, kasha yung mga cologne, kasha yung big wallet ko. So, this one is my working bag. Punta tayo sa small. So, this one, wala siyang name, pero nakuha ko siya sa strand bag. Tingnan ko kung may name siya sa gilid, ah. Yep, wala. Actually, nakuha ko lang siya sa strand bag. Dito na sa New Zealand. Nakuha ko siya sa strand bag. Dumaan kami bago kami kumain ng lunch sa food court. So, sa strand bags, may iba't iba silang klaseng mga bags. Siyempre, strand bags na. So, iba't ibang klase, iba't ibang name. So, may makikita ka doon. Meron silang Mary Kay bag, meron silang Guess, meron silang... Basta meron iba't iba din silang names ng brand ng bag. Pero hindi siya yung high... Siguro ang high-end bag lang nila nandoon is yung Guess. So this strap bag doesn't have an... Alam mo yung parang gusto mo lang pumunta sa cafe and ang kailangan mo lang dalhin is yung card mo, yung bank card mo, money mo na konti, you can put it in here, phone, a little bit of tissue, sanitizer, and that's it. So yeah, nagamit ko siya once. And para sa akin, napaka-classy niya lang. So green siya, dark green. And yung accent niya ulit yung nagpa, ano sa akin, may pagka-goldy. Oo, parang gold siya, goldy. Gold accent niya on the sides as well. So yan. Yay, ang ganda niya, guys, no? And one of the bags na ginagamit ko ngayon lang talaga, parang ilang, magdalawang buwan ko na siyang ginagamit, is my Mary Kay bag. There you go. So, simple lang siya. Ganito lang siya kaliit, guys. Pero, napaka ano niya. Dami niyang nalalagay. As in. Oh, ayan. Nandito yung cologne ko, sanitizer, my wallet. Pero, hindi yung big wallet, ha. Parang maliit lang siya na wallet. My phone, my pen, my small planner. Kasi nagdadala din ako ng small planner. And nandito yung phone case niya din as well. Yan. Meron siyang mini pocket. Lalagyan ng coins. Lalagyan ko siya ng coins. And meron din siya na pocket here. Yan. O, mga personal things. Meron akong Vicks. O, ayan. So, yun. Tapos, wala lang. Strand lang din siya. Mahamang strand lang din siya. Para sa strand. Yeah. O, there you go. The accent, syempre, yung very nice. Yung may pagka-goldy. Napaka-classic niya. Napaka-classy niya. Tignan. Pag naka-uniform ako, si all black, wala, lumilitaw yung pagka-gold niya. So, pagpunta din kami ng grocery, guys, parang everyday bag ko na to talaga, as in. So, again, binili ko siya, napadaan lang kami ng mag-asawa, tumingin-tingin, tapos, as in, nasulyapan ko lang siya. Sabi ko, gusto ko yung bag. Sabi ng asawa ko, sige, kunin mo na. Oo. Oh. Yan, tabi lang siya ng food court. Lumamon lang kami ng bonggang-bongga. Bago kami lumamon ng bonggang-bongga, bili muna ng bag, besh. O, di ba? Yeah, favorite ko siya. Ewan ko, parang feeling ko hindi ako magsasawa sa ganitong bag. Hindi siya mahirap i-pair sa damit. Hindi siya maselan i-pair sa sapatos. So, the next bag, ano ba? Nakuunahin ko. Okay. So, parang hindi naman ano. Sunod natin yung Guess. So, this is my Guess bag. So, siguro sa mga bags ko, ito ang pinaka-expensive na bag. Dahil, tatlong celebration. Nakakatawa ba? Ganun ba? Ganun ba ako katip? Ganun ako ka-practical. Bibili ako ng bagay na mahal para lang sa tatlong occasions. So,
para lang sa tatlong occasions. So, hindi naman guys, nagkataon lang naging motivation ko tong guest bag na to. So, nag-driving test ako, and sabi na sa ako, pag pumasa ka sa driving test mo, bibilang kita ng bag mo. Okay? So, sabi ko, di nga, yung totoo nga. Oo, bibilang talaga kita ng bag. Kasi alam ko, yun nga, alam niya na mula pa akong, yung bag ko na yun, yung mga unang pinakita ko, yun pa lang yung bag ko. Wala pa yung mga kulit na bag nung time na yun. So sabi ko, di nga yung totoo, oo, totoo. So, yun nga, sabi niya. So, yeah. Alam niyo naman, binila niya ako ng bag. Ibig sabihin, nakapasa ako. Binila niya ako ng bag. So, ibig sabihin, nakapasa ako. Yun lang yung nakakatawa nun. And, nung time na yun, it's my birthday and it's Mother's Day. Alam niyo, laging sumasabay yung birthday ko sa Mother's Day, guys. So, medyo kaloka lang, no? Medyo kalerky lang. Kasi talagang tipid-tipid mode sila pag nagregalo. Dahil dalawang occasion na yung pagre-regaluhan nila. Mother's Day at saka syempre yung birthday ko. But anyways, let's go back into my bag. Tara. Sobrang dali lang. Oh, so, may dust bag siya, which is I really like. Sheng! Oh, there you go. May dust bag siya. And ganito lang yung itsura niya, guys. Very simple. Gusto ko madali lang siyang i-pair kahit sa chinelas. Kasi hindi naman talaga ako yung party goer. Like, syempre, pag artista ka, pag yung talagang big thing ka, no? Hindi naman syempre, no? Hindi naman yung dadalhan ng bag na pang chinelas lang. So, ganito lang siya, guys. Nagustuhan ko yung pagka-white detail niya. So, kung makikita niyo, napaka yung white detail niya, guys. There you go. Pag-focus ka. Ayaw. Ako ang pinofocus ng camera. So, yeah, yung white detail niya, guys. And yung guess sa harapan, hindi naman siya gold. Parang may pagka-bronzy siya or something. And, syempre, yung tag niya as a guess. So, what's inside this bag? Ish. There you go. The strap. Syempre, hindi ako mabuhay. Sabi ko sa inyo, no? So, siguro lahat naman ata ng bag may strap, no? Sabihin nyo nga sa akin, kung yung mga nabibili nyong bag may strap din. Kasi yung akin meron lagi, oh. And then, meron siyang two compartments dito, guys. This is, I think, for wallets, for cards, and for phone. Yung strap na yan. And then, meron din siya nitong yeah. Hidden pocket. There you go. So, napaka-ano niya. Napaka-laki niya. Hindi naman napaka-laki, no? Actually, hindi siya sobrang laki, guys. Okay lang siya. Malaki siya, which is I can put a lot of things. So, ito yung dala ko sa airport, back and forth. Nandito yung iPad, nandito yung phone, nandito yung iba yung lalagyan. Oh, nandito yung wallet ng passport. Kasi meron akong sariling wallet ng mga passports and at saka ng mga ticket. So, separate yung wallet nila. Nagkasya siya dito. Piruin mo. Diba? So, the next bag. Sige nga, ganito na lang. Yung mga nabili ko. So, yun yung mga unang nabili ko. Ito yun. Tapos, yung susunod na nabili kong bag na para sa sarili ko is from... There you go. So, yung Colette, I don't know kung may brand ito sa Philippines, pero marami nagsasabi sa akin na wala daw siya sa Pilipinas. So, ang alam ko, maybe Australia at saka New Zealand lang. So, sorry guys, nalobat yung camera, guys. So, sabi ko nga, balik tayo. So, this is a Colette bag. This is the first bag na binili ko. And again, my story din to, guys. Kasama ko yung mga friends ko nung bumili na to. And this is the first time na nakabili ako sa Colette bag. So, naging in love ako sa color niya, guys. So, pag makikita niyo, grabe, ang ganda, no? Ang ganda din ng details niya. Yung gold details niya sa mga gilid. Which is, again, yun na nga. Tapos yung ganitong strap, hindi ko alam bakit in love ako sa ganitong strap. Ewan ko. Tapos may mga gold details siya dito na parang pa-belt. Tapos yung very fluffy niya na keychain. Ganda. So, let's go into it. Let's go into it! So, meron siyang pocket here. So, feeling ko pwede mo lang siyang lagyan ng mga resibo, no? Yung mga list mo. Kasi ano. Tapos here, wala. Medyo masikip siya, guys. There you go. So, parang wala lang. Sequence lang siya. Parang, ano, zipper sequence lang siya. Pero, ang ganda niya, no? And, sa loob niya, hindi siya ganun kahirap. So, ganyan lang. Pag open mo, dalawa yung pagbubuksan mo, guys. So, merong isa dito. So, isa dito. Tapos, again, meron din siyang strap. Pero, hindi ko pa nagamit yung strap niya. Siguro, isang beses ko pa lang ito nagamit, guys.
Nagamit ko siya sa isang event na pinuntahan ko. Wow! Char event! Event-event pag may time, no? Char-char lang. So, yung ganda niya, no? May pocket din siya. Meron siyang cellphone pocket. Para makita niya. May cellphone pocket. Siya dyan, dalawa. Wallet pocket. And tatlo yung container niya. Tatlo. Dalawa yung paglalagyanan niya. Well, there you go. Tapos, meron din siyang secret pocket dito sa kabila. Here. So, there. May secret pocket siya. Tapos, meron pa siyang anong tawag dito? Parang katulad ni ano? Parang katulad ni Guess. Meron siyang mga paganyan i-catch o sa dulo. Para pag pinatong mo siya sa baba, o safe na safe yung board niya. O, diba? So, this is the first collect bag na nakuha ko, guys. Ganda niya, ano, ha? Charva. Yeah, lovely. And the next, the second bag na nakuha ko sa kulit, hindi ko binili. Binili siya sa akin ni Joey, na asawa ko, tapos ang baby girl ko. So, bago kami umuwi ng Pilipinas, binilihan nila ng pasalubong yung mga relatives namin sa Philippines. And, hindi ako kasama, nasa work ako. Sabi ko, kayo na lang. Pero sabi ko, sana naman gandaan mo yung piliin mo, ha? Kasi ano, mga relatives natin yung magbibigyan. So, yes, sila ang bumiling mag-ama. And then si Sophia sabi niya, oh, how about mommy? Oh, ang sweet-sweet niya, no? How about mommy? So, binilihan nila ako ng small. Oh, kasi naman si ni Joey na gusto ko yung small bag ko. Gustong-gusto ko yung Mary Kay bag. Tsaka, parang araw-araw ko siyang ginagamit. Sabi niya, I need another one. So, yay! Tapos, napaka-simple lang niya. Alam niya yung taste ko, guys. Gusto ko yung simple siya, classic. Pero parang ano pa rin siya, yung parang may ibang, may twist pa rin, pero hindi overpowering dun sa bag. So, yung twist niya, pa-zigzag lang siya, guys, na black. And makikita niyo yung color niya. There you go. And yung fluff niya din as well. Ooh, black. And sabi ko nga, may strap to. Dalawang beses ko na siya nagamit, guys, ha? May strap din siya, black. And yeah, dalawang beses ko na siyang nagamit. And baka gamitin ko din siya ulit netong susunod na lakad namin. Oh, there. Again, yun talaga ang lagi kong gusto sa kulit. May mga pag-ganoon siya, nag-ano siya, para siyang sosyal-sosyalin. So, hindi ganun ka-expensive din yung mga bags na nabili namin, guys. Hindi katulad nung Guess na talagang siguro mga 5 occasions ulit bago ko makabili ng Guess. Ipunin ko yung 5 occasions na hindi ako regaluhan ng mag-ama. Oh, 'di ba? Para makabili ulit ako ng Guess. Pero anyways, guys, ang ganda niya, no? And yung pangatlong nabili ko sa kulit is ako na naman ang bumili noon. So, ako ang namili. There you go. At binili ko siya kasama na naman ng mga kaibigan ko. Yun yung nag-shopping galore kami. So, ang tawag namin sa mga ganon, shopping galore. So, ang ibig sabihin ng shopping galore, ang gagawin lang namin, mag-shopping, walang grocery. So, ganun tayo mga mommies, no? Pakat lang natin, ha? Ganun tayo mga mommies, eh, no? Imbis na, yung time mo actually sa shopping, na gusto mo i-shopping, at the end of the day, bago ka matapos, kailangan mo mag-grocery. Kasi nga, ang shopping na sa mommy is grocery. So, buti na lang, no? Buti na lang naisip namin mag-shopping galore. So, luckily, ano, may tumingin sa mga bata nung nag-shopping galore kami. Kaya tuwang-tuwa naman ang mood running nyo. Kaya tuwang-tuwa naman. So, nasa school yung mga bata, no? Tapos, uwi sila galing school. Doon na sila dumiretso sa asawa ng friend ko. Siya tumingin, and then, nung tapos na yung asawa ko, oh, yun, kinuha niya na. So, doon sa bag na yon, yung pinaka-last kulit bag na binili ko, yan, is, tsararat, oh my God, hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin. Pero ang ganda-ganda niya, no? Pero feeling ko magagamit ko siya sa isang party. Oh, yan, may tag pa, no? Feeling ko, isa na kung parang hindi makita. Feeling ko, magamit mo siya sa isang party na talagang, ano, ewan ko, parang siyang bayong style, no? So, yan, magamit ko siya sa isang, wala, isang party lang. Or kaya pag gusto kong mag-mall or mag-shopping din ulit. Hindi, yung parang, ano lang siya, meron pa nga siyang ganito, no? Parang very cool lang siya na color. Parang nasa shade lang siya ng damit ko. Nasa shade lang siya. Nasa shade lang actually siya ng relo ko. Ganito yung mga gusto kong color. Tapos yung fluffy, yung gold sequins. Kung makikita nyo, guys. Yung gold sequins, meron din. And then sa loob niya, guys, wala siyang hati. Wala siyang yung mga divider na compartment. One big hole lang siya, guys. Wow!
O, chorba, no? O, yeah, feeling ko magagamit ko siya pag ano, either nag-overnight kami, dito ko ilagay yung mga ibang makeup ko, yung mga makeup kit ko, yung mga medicine kit namin. Pwede kong ilagay dito kasi whole compartment siya. So, maganda siyang lagyan lang ng mga pouches, mga ganun. Yung mga small pouch. Tapos, small pouch talaga. Small pouch. Tapos, ilagay mo lang siya dyan. O, diba? May strap din siya, guys, which is I really like. Para siyang klase na pang tinda lang. Ang peg. Hindi, ewan ko ah, kasi nung time na, yung time na nakita ko siya, first time ko makakita ng ganitong bag, guys. Na para lang siyang bayong, na pero napaka-classic. Alam mo yung bayong na pamalengke noon. Nag-evolve lang siya. Nag-evolve lang siya. Nagkaroon lang siya ng ganitong color, tapos nagkaroon lang siya ng ganitong tela. Pero actually, yung tela niya, hinibla lang na yung mga nyug-nyug. Tapos nagkaroon siya ng gold sequins, at saka pa-flock, at saka gold sequins na handle din. Oh, diba? Ang social. And meron akong last, pero actually, hindi ko siya bag. But, isasama ko siya sa haul. Okay. This is a Colette bag. This is Sophia's first bag. Sophia's 8, guys. And, nakakahiligan niya, guys, na... Nakakahiligan niya, guys, na... Ayun, mag... Meron siyang isang gamit ngayon, Hello Kitty. Shoutout kay Sissy. Kay Sissy, Doreen Carla. So, shoutout kita, Sissy. Siya ang nagbigay ng bag na yun bago kami umalis ng Pilipinas. So, binili ko tong bag na to, kasabay nito, itong bag na yan. So, sabi ko, binilhan ko siya ng bag nung nag-shop ako. Kasi nga, gusto ko bilhan siya ng bag talaga. At gagamitin niya to pag, yun nga, pag may puntahan kami na, yun nga, extra special. Pag may pinuntahan kami extra special, or kaya punta kami ng mall. Alam niyo yun, mag-family get-together kami. And then this one, hindi siya nabubuksan, sequence lang siya ni zipper. And sabi ko, gusto ko siyang bilhan na yung medyo pretty-pretty bag. And then, napaka-cute din itong fluff. And sabi ko sa kanya, gagamitin mo yan pag may pupuntahan tayong special occasions. Kasi alam ko, gusto mo ng bag. And gusto ko din, turuan kita kung ano yung mga bags sa occasion mo lang isusuot. Ano yung mga bag na, gagamitin mo pang araw-araw. Ano yung bag na gamit mo sa school. Alam mo yon, kasi nakita ko yung passion niya sa bag, as in ang dami niyang bag. Marami siyang small bag. So, yun lang guys. Yun lang yung bag haul ko. Hindi siya ganun karaming bag. And lahat ng bag may story. And hindi ako basa-basa nagtatapon din ng mga bags. Not unless alam ko hindi ko na siya ginagamit. This one year ko na siyang hindi nagamit guys, actually this one. Kasi naghahanap din ako ng special occasion na pag susuotan ko nito. Yung alam mo yun, magkakapi lang ako sa tabi. Yun. Yung makakapi ka lang sa tabi, ganun, itong gagamitin ko. Pero yun nga, medyo nagagamit yung everyday bag ko, which is this one. So, yun lang guys. Yun lang yung mga bags na i-haul ko para sa inyo. And sana nagustuhan yung video. Nagustuhan yung mga kalokohan. Sa mga nag-likes, sa mga nag-subscribe, thank you very much. Alam nyo, pinasaya nyo ako. Mag 2 weeks pa lang ako mag-upload. Pero, para sa akin, achievement ko na yung marami nang nanonood ng first video. And meron pang coming na nanonood ng second video na ginawa ko. Which is, hindi talaga siya perfect cooking show. Hindi actually siya cooking show. Hindi siya matawag na cooking show. Pero hindi siya perfect as yung mga talagang bihasana sa pag-YouTube. Or bihasana sa pag-edit ng video. But anyways, malaking pasalamat ko sa mga nag-support. Malaki ang pasalamat ko sa mga nag-subscribe, sa mga nag-like at saka nag-share ng video. So, thank you guys. See you sa next video. Please like and please click the red button below. And thank you.